Maraming salamat sa ating mga member na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga idol na laging naghihintay sa ating mga upload, sa laging nagko-comment sa bawat bagong upload natin, sa mga nag-likes. Malaking tulong na po iyan sa ating mga idol. Pakishare na lang po. Maraming salamat sa mga member natin. Shoutout kay Day Ilin Edo, Almalin Ponsica, Angelito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo, Torin and Fear Prince, Lynn Caligdong Vlog, Tita Jen Keferes, Tadasi Barua, Lilibit Tumagi, kay Maricel Nakil, Miss Miami Laurel, maraming salamat idol, kay Sheila Budino, Merlinda Alvis, at sa bago natin na si Priscilla Inot. At maraming salamat din kay Sheila Budino sa laging pagpapadala ng kahit na kakaunting amount. Malaking tulong na po yan mga idol. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga biker, at sa lahat ng mga tumutulong sa aking channel, sa aking pagkakasakit, sa mga nag-message sa akin, maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Simulan na po natin ang ating kwento. Ang wika nitong si Butchok doon sa tulisan. Masyado ka kasing kampante sa mga kakayahan mo. Inaakala mong sa loob ng kulungan wala nang makakatalo pa sa iyo. Hindi ako ganun kabubo na hindi ko mahulaan ang mga ginagamit mong usal. Matagal na ako nakipaglaban. Nagagamit ko ang aking mga karanasan para matalo ang aking bawat makakalaban tulad mo. Ngayon na, tatapusin na kita para tuluyang mabura ang mga katulad ninyong masasama dito sa mundo. Gusto pa sanang gumawa ng paraan itong si Malik para makalayo kay Butchok. Ngunit walang pagdadalawang isip na itinarak ng binatilyong sundalo ang hawak nitong mga garaba doon sa dibdib ng tulisan na nagiging dahilan para agaran na itong bawian ng buhay. Nakabalik na itong si Butchok doon sa kanilang kinaroroonan. Nagpalingon-lingon itong si Butchok at nakita niyang natatalo na din nitong si Nitoy ang kalaban nitong si Commander Absalon. Kasalukuyan ng patuloy itong inaatake ng pulis habang napapatras na ang pinuno ng mga tulisan at marami itong natamong mga sugat sa kanyang katawan. Habang sa unahan at doon sa palibot ng kanilang mga kubo, nagkalat ang maraming bangkay ng mga aswang. Ngayon, napagtanto na nitong si Butchok na nalalapit na ang kanilang tagumpay sa labanan. Agad na tumakbo itong si Butchok para tingnan ang kanilang mga bihag at tingnan ang mga nagaganap doon sa paligid ng kanilang kubo. Nakikita niya doon sa may batuhan na patuloy na inaatake nila ni Arid, Gado at Kimba ang mga anyaw na nagpupulasan doon sa mga batuhan. Samantalang sina Utoy, Buno at Nonoy, hinahabol nila ang mga aswang na papatawid na sana ng talon. At sa tingin itong si Butchok, mukhang papatakas na sana ang mga iyon. Napapangiti na lamang itong si Butchok. Batid niyang hindi hahayaan ng kanyang mga kasama ang mga iyon na makakatakas pa. Nang makarating naman si Butchok doon sa kubo, naabutan niya doon na ginagamot nitong si Bituin ang isang sundalong sugatan. Ngunit ligtas at nakasiksik sa sulok ng kubo ang limang mga batang na iligtas nila. Wika nitong si Butchok. Mabuti at ligtas ang mga bihag. Maraming salamat, Bituin. Kuya Tuntun, ngayon tatapusin na natin ang lahat ng mga ito. Matapos iyon, muling lumabas itong si Butchok ng kubo at inaatake ang mga natitirang mga aswang at mga anyaw, pati ang mga nagpupulasan ng mga tulisan at mga rebelde. Hinabol nila ni Nitoy at Butchok ang mga ito at pinatay. Marami naman sa mga ito ang tuluyan na sumuko sa kanila. Lumipas pa ang ilang mga oras, tumahimik na din ang paligid at natapos na din ang matinding bakbakan doon sa bukirin ng Kang Alias. Nagpasya na lamang ang mga ito na ilibing ang mga namatay ng mga tulisan at mga rebelde
doon sa unahan ng kanilang kubo. Samantalang ang mga bangkay naman ng mga anyaw at mga aswang, sinunog nila ang lahat ng mga ito. Doon naman sa mga malalaking puno ng kahoy malapit sa may batuhan, nandoon ang mga rebilde at mga tulisan na sumusuko. Nakagapos ang mga ito habang hinihintay nila ang pagdating ng mga sasakyan para sakyan ng mga ito pababa ng patag. Naitawag na kasi nitong si Nitoy ang tagumpay ng kanilang misyon. Hindi pa nga makapaniwala itong General Mata sa bilis ng misyon na iyon na wala pang 3 araw, nagagawa na nila agad ang mga bagay na iyon. Mas lalong humanga itong General Mata sa lakas ng mga ito. Naisip na lamang ng General na kapag magpapatuloy na magtratrabaho para sa pamahalaan ang grupo nila ni Butchok at Nitoy, maaaring darating din ang araw na wala nang matitira pang mga kriminal, mga masasamang loob at mga kampo ng demonyo sa islang ito. Nanatili muna ng ilang mga oras ang grupo nila ni Nitoy at Butchok doon sa kanilang kuta. Lumipas naman ang ilang mga oras, dumating ang 2 sasakyan ng mga sundalo doon sa kanilang kinaroonan. Mabilis na kumilos ang mga ito. Inihanda na nila ang kanilang lahat ng mga kagamitan. Tulong-tulong din ang mga ito sa pagpapasakay ng mga sumusukong mga tulisan at mga rebelde. Sa dami ng kanilang mga nakakalaban, mahigit na lamang sa 20 ang mga natitira, at halos lahat pa sa mga ito may mga sugat na natamo. Kinausap naman itong General Mata ang grupo nila ni Nitoy at Butchok, at ipinaabot nito ang kanyang paghanga sa lakas ng mga ito. Dinala na din nila ang mga batang nabihag ng mga tulisan. Balak ng mga ito na agad na ipapadala ang mga ito doon sa kanilang isla. Makalipas ang ilang mga minuto, pababa na ang mga ito ng patag hanggang sa dumating na ang mga ito doon sa kampo ng mga sundalo. Inutusan nitong si General Mata ang grupo nitong si Butchok na ihatid agad ang mga bata doon sa isla ng Sinalungan. Makakasama nitong si Butchok ang 2 mga matatalik na mga kaibigan na sina Kimba at itong si Nonoy. Samantalang matapos naman na maibigay nitong si General Mata ang napag-usapan na kabayaran doon sa grupo nila ni Arid, bumalik na din ang mga baguhang misyonaryo doon sa bayan ng Kanlasog. Samantalang itong si Buno, nagpapaalam na din ito kay Butchok na kailangan na niyang makabalik doon sa kanilang bayan. Dahil sa mga pagkakataon kasi na iyon, may mga kinakaharap na problema ang grupo nitong si Tata Ingo, kasama ang 2 mga batang paslit na sina Abo at Akiko. Batid nitong si Buno na kakaiba na ang lakas ng 2 mga paslit. Ngunit mga maliliit pa lamang ang mga ito at kinakailangan ang kanyang tulong. Ang grupo kasi nila ni Maki, may misyon din ang mga ito doon sa isla ng Walog, kung saan tinutugis nila ang mga kampo ng kadiliman na naghasik ng lagim doon sa isla. Sina Luis naman at Toto, abalang-abala ang mga ito sa kanilang mga tungkulin bilang kapitan at kagawad sa lugar ng Kanlasog, lalong-lalo na ngayon na nalalapit na ang kapistahan ng lugar. Hindi rin maaring tumulong sina Pablo dahil hindi pwedeng iwan itong si Nanay Kanida. Kaya tanging si Buno na lamang ang maaasahan na makakatulong sa problema ng mga ito. Papagabi na, kaya binilisan na ng grupo nila ni Butchok ang kanilang pag-alis sakay ng sasakyan ng mga sundalo. Agad na papunta na mga ito doon sa daungan ng mga bangka, papunta doon sa kabilang isla. May mga malalaking bangka kasi ang papunta doon sa isla ng Sinalungan na maaaring magdadala din ng mga sasakyan. Kinakailangan kasi nilang makaabot sa huling biyahe ng mga malalaking bangka. Lumipas naman ang ilang mga oras, matagumpay na nakasakay ang mga ito at kasalukuyan ng papunta na doon sa kabilang isla. Ngunit sa kasagsagan ng kanilang biyahe, may napansin sina Butchok na 2 kalalakihan ang masasama ang mga titig sa kanila. Kaya agad na inaabisuhan ito ang mga kasamahan na kinakailangan nilang mag-iingat at matyagan ang galawan
ng dalawang mga kalalakihan na iyon. Masama ang hinala nitong si Butchok sa mga ito. Ilang sandali pa, alas 10 ng gabi, nang dumaong na ang kanilang sinasakyan na bangka. Nakaantabay na din doon sa daungan ng isla ang mga pamilya ng mga bata. At ilang sandali nang makababa na nga ang mga ito, sinalubong sila ng pamilya ng mga ito at lubos-lubos na nagpapasalamat sa kanila. Hindi din sila pinabalik agad sa isla ng Sikihor. Nais pa ng mayor na makakasalamuha ang grupo nila ni Butchok at makapagpasalamat. May sinabi din ang mayor tungkol sa napag-usapan na nila ni General Mata. Kaya nangunot ang noo nitong si Butchok. Wala kasing sinabi ang general tungkol sa mga ito. Kaya bago sumama ang mga ito sa grupo ng mayor, tinawagan muna nila ni Butchok ang general para alamin ang katotohanan tungkol sa sinabi ng mayor sa kanila. At dito inihayag nitong si General Mata na kakatapos pa lamang ng kanilang misyon doon sa Bukirin ng Kang Alias, may bagong misyon na naman sila dito sa isla ng Sinalungan. Minabuti ng general na hindi muna sinabi sa kanila ang misyon at ang mayor na ang magsasabi sa kanilang grupo. Walang nagagawa ang grupo nila ni Butchok kundi ang sumunod sa grupo ng mayor. Wika nito sa kanila. Gusto ko nang lubos-lubosin ang paghingi ng tulong sa grupo ninyo. Matagal na ang panahon na nababalot ng kakaibang lagim ang aming bayan. Mayroong biglang nawawala dito sa aming lugar na hindi namin malaman ang kadahilanan. Hindi na din nakikita ng mga ito ang kanilang mga katawan o mga bangkay kung napatay man ang mga ito. Malimit na nabibiktima ng mga nilalang na ito ang mga magsasaka at mangingisda. Siguro dahil madalas na lumalabas ang mga ito kung gabi. Ang bayan ng Sanoy ang tinutukoy ng mayor na siyang namumuno dito. Natatangi lamang din itong bayan sa kanilang lugar dahil na rin sa liit ng isla ng Sinalungan. Agad naman na pumayag sina Butchok nang marinig ang sinasabi ng mayor. Nangangako naman ang mayor na bibigyan na lamang ang grupo nila ni Butchok ng mga pangangailangan habang nandoon ang mga ito sa isla, lalo na ang kanilang masusuot sa ilang araw na panatili doon sa bayan ng Sinalungan. Kahit kasi na mga binatilyo pa ang mga ito, malaki na ang tiwala nitong si Mayor Buboy sa tatlo dahil na rin sa ipinagtapat ni General Mata sa kanila na ang tatlong ito ay kabilang sa mga pumatay sa napakaraming mga kalaban doon sa Bukirin ng Kang Alias. Makalipas naman ang ilang mga minutong biyahe ng mga ito, narating na ng mga ito ang bahay ng mayor na nandoon sa dulo ng isla. Nag-iisang bahay lamang ito na napapalibutan ng maraming mga taniman ng mga saging, tubo at iba't ibang uri ng mga prutas. Sa kabilang bahagi naman, makikita doon ang maraming mga kabahayan. Tinatawag ito ng mayor na sentro ng bayan. Dahil kadalasan doon nagaganap ang mga malalaking kalakalan at mga negosyo. Kaya hindi na nagtataka sina Butchok nang makita ang mga malalaking gusaling nandoon. Sa gabing iyon, nagpasya muna itong si Mayor Buboy na magpapahinga na muna ang mga ito at bukas na pag-usapan ang mga karagdagang impormasyon tungkol sa kanilang misyon. Malalim na kasi ang gabi at batid ng mayor na pagod ang tatlong mga sundalo. Kinabukasan, matapos na makapag-agahan ang mga ito, ipinakilala muna sina Butchok sa lahat ng kanyang mga nasasakupan, pati na doon sa kanyang mga tauhan at mga kakilala sa sentro ng lugar. Ipinakilala ito ng mayor. Ngunit walang sinabi ang mayor sa tunay na katauhan ng tatlong mga sundalo. Ang ipinaalam nitong si Mayor Buboy na malayong kamag-anak nila ang tatlong ito na galing pa sa kabilang isla. Pinulong din kasi ng mayor ang tatlong mga sundalo na kinakailangan na lihim muna ang kanilang gagawin dahil may hinala ang mayor na maaring nasa bayan lamang ng Sanoy ang mga salarin at naniniwala din kasi ang mayor na hindi mga normal na tao ang mga ito. Hinala nitong si Mayor Buboy na maaring may karunungan ang mga ito sa mga aral at batid ng mayor na galing ang mga ito sa aral sa kaliwa. Sa kabilang banda naman,
Nakarating na din itong si Bono doon sa lugar ng kanlasog. Agad na kinausap nito ang matandang babaylan na si Nanay Canida. Nagtatanong itong si Bono tungkol sa mga kaganapan doon sa bukirin ng Kantorate, kung saan nandoon si Tataingo at ang kanyang mga nakakabatang kapatid na mga paslit na sina Abu at Akiko. Inilahad naman itong si Nanay Canida ang mga nangyayari doon sa bukirin. Wika ng matanda kay Bono. Mas nakakabuting huwag mo nang sundan ang mga kapatid mo, Bono. Tulungan mo na lamang ang ama mo. Sa paparating na kapistahan, may mga napapabalita kasing may mga gumagalang kriminal dito sa ating bayan. Maraming dayo dahil papalapit ng kapistahan, at maraming dayo, maraming mabibiktima din ang mga kriminal. Sa tingin ko, kaya na nila ni Ingo at ng mga kapatid mo ang problema doon sa bukirin ng Kantorate. Huwag mo nang problemahin ang mga bagay na iyan, Apo. Kaya walang nagagawa itong si Bono kundi ang manatili at tulungan ang kanyang ama. Ang isa pa kasi sa dahilan kung bakit gusto nitong sundan sana ang mga kapatid, dahil namimiss na ito ni Bono. Simula kasi ng mga maliliit pa lamang ang mga ito, laging kasama na ito ni Bono sa lahat ng mga pagkakataon. Kaya gusto na niyang makita ang mga ito muli. Ang ginawa nitong si Bono, agad itong sumunod sa kanyang ama doon sa kanilang barangay hall at kinausap ito tungkol sa mga kriminal na nakakapasok na sa kanilang lugar. Agad naman na inilahad nitong si Luis ang tungkol sa mga ito at inutusan itong si Bono na sumama sa kanyang Kuya Toto para manmanan ang bawat kilos ng mga kriminal. Itong si Toto ang isa sa mga kagawad doon sa lugar na iyon at naatasan na siyang mamamahala sa mga pagbabantay sa kanilang lugar. Sa mga ganitong kapanahunan kasi, kapag nalalapit na ang kanilang kapistahan, dumarami ang mga masasamang loob na gustong mamimiktima sa kanilang lugar. Doon naman sa bukirin ng Kantoratoy, kasalukuyan ng tinutugis nila ni Tataingo ang mga engkanto na nanggugulo doon sa mga magsasaka. Ayon kasi sa mga nakakaranas na mga magsasaka, marami sa kanila ang ginugulo ng mga engkanto at masasamang espiritu. 2 bata na ang napabalitang nawawala, at makalipas naman ang 2 araw, nakikita na lamang nila ito na nandoon nakatulog sa gilid ng mga malalaking batuhan doon sa gilid ng sapa. Buhay pa naman ang mga ito. Ngunit nakakagulat ang kanilang pananamlay at pagbabago ng kanilang mga ugali. Maliban pa sa mga pangyayaring ito, mayroong pangyayaring bigla-bigla na lamang na may nagwawala na parang pinasukan at sinaniban ng mga masasamang espiritu ang kanilang katawan. Kinakailangan pang 4 hanggang 6 ang magtulong-tulong para mapahinto ang mga ito sa pagwawala. Sa pagdating naman nila ni Tataingo sa lugar na iyon, agad niyang napagtanto na ginugulo at ginagambala ang mga ito ng mga masasamang espiritu. Mga espiritu at mga engkanto na napaggala sa kanilang lugar, at ayon pa nitong si Tataingo, hindi normal na mga engkanto ang mga ito, dahil kapag makakita ang mga ito ng pagkakataon, maaring pumatay din ang mga ito. At hindi lamang panggugulo ang kayang gawin ng mga engkantong ito. Bukod pa sa mga ito, maaring tuluyan nilang dalhin ang mga kaluluwa ng mga mabibiktima nila doon sa kanilang mundo, at kailanman hindi na makakabalik ang mga ito sa mundo ng mga tao. Mabilis na kumilos itong si Tataingo sa 2 batang paslit kasi nakasama niya itong si Akiko, ang nakikitaan niya ng kalakasan kapag tungkol sa mga engkanto ang pag-uusapan. Bukod sa gabay ng bata na inang kalikasan, marunong na din itong magpapagaling ng mga sakit. Kaya nitong makipag-usap doon sa mga engkanto at ibang mga nilalang, pati na sa mga hayop. Nagagamit din ito ang kakaibang katalinuhan sa pakikipaglaban. Hindi man ito kasing lakas ni Abo, ngunit dahil sa katalinuhan ng bata, nakakatakot pa rin itong maging kalaban.
dahil na din sa gabay nitong si Akiko, kaya nitong magagaya ang mga iba't ibang uri ng mga nilalang. At iyon ang sobrang nakakatakot sa kakayahan ng batang paslit. Ngunit sa ngayon, dahil maliit pa lamang itong batang ito at hindi pa ito masyadong gamay na gamitin ang kanyang mga kakayahan, kinakailangan pang pag-aralan ito ng mabuti at turuan ni Tata Ingo sa mga dapat na gagawin. May suot din itong si Akiko na kwintas na tinatawag na bulaklak ni Maria. Hindi paabot sa isip ni Tata Ingo kung gaano kalakas ang kwintas na ito ni Akiko. Itong si Akiko, isa itong babaeng paslit at isa namang lalaki itong si Abo. Samantalang itong si Abo, magkakaiba ang kanilang lakas ni Akiko. Malakas kasi ang bata sa mga pakikipagkumbate. Sa murang edad nito, naturuan na ito ni Buno ng mga paraan sa pakikipaglaban. Kakaiba din ang lakas na tanga ng bata na kahalintulad ng lakas nitong si Buno nung batang paslit pa ito. Kaya nga, nasasabi nitong si Tata Ingo na sobrang nakakawindang at nakakatakot ang lakas ng dalawa kapag magsasama ang mga ito. Talino at lakas ang pagsasamahin, napakahirap na itong talunin. Ngunit sa ngayon, mga paslit pa ang mga ito, kinakailangan pa rin ng dalawa ng gabay para magagamit ng mga ito ang kanilang kakaibang lakas sa pakikipaglaban. Agad na kinausap nitong si Tata Ingo ang namumuno doon sa lugar ng Kantoratoy at agad na pinagsabihan niya ang mga ito na kailangan nilang maglilibot sa buong lugar ng Kantoratoy para magkakaroon ng mga pagbibindisyon sa mga kabahayan at kailangan din na bawat kabahayan mapapausukan ang mga ito ng mga insinso pati na ang buong kapaligiran nito para maitaboy ang mga masasamang mga espiritu at hindi makakalapit ang mga ito sa bawat kabahayan. Kailangan din na kung lumabas ang mga tao, may mga habak na suot ang mga ito. Kaya gagawa ng mga habak sina Tata Ingo para maisuot ng mga ito sa tuwing lalabas ang mga ito ng kanilang mga bahay. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad na nagpatawag ng pagpupulong ang pinuno ng lugar ng Kantoratoy. Inaabisuhan ang lahat na maglilibot sina Tata Ingo doon sa kanilang mga kabahayan para magpapausok ng mga insinso. Lahat naman ng mga tao doon walang nag-iisip tungkol doon sa mga batang paslit. Ang inaakala lamang ng mga ito na maaaring mga apo lamang ito ni Tata Ingo at isinama na lamang sa lugar na ito. Walang nag-iisip na may mga kakayahan din ang mga bata. Sa pagmumuka pa lamang kasi ng dalawa, parang walang kamuwang-muwang ang mga ito dahil na rin sa sobrang babata. Ilang sandali pa, bit-bit na nila ni Akiko at Abo ang mga kagamitan para sa gagawing pagpapausok. Nakita pa nga ng mga taong nandoon na bumuka-buka ang bibig nitong si Akiko na inaakala pa nga ng mga ito na parang nagbibiro lamang ang batang paslit. Napapangiti na lamang itong si Tata Ingo nang makita ang mga reaksyon ng mga tao. Sinimulan na nila ang mga nakatukang pagpapausok. Kasama din sa mga ito ang pinuno ng lugar at ang mga tauhan ng mga ito. Nakikisama naman ang mga tao dahil maging sila gusto na nilang mawala ng tuluyan ang mga pisting ng gugulo sa kanilang lugar. Ngunit pagdating ng mga ito doon sa gilid ng mga sagingan, mayroon kasing dalawang magkakatabing bahay ang nandoon. Naabutan nilang nagkagulo ang mga taong nandoon sa isang bahay. Nagsisigawan at may narinig silang humihingi ng tulong. Kaya nagmamadali na ang mga ito sa paglapit doon sa bahay na iyon. Ngunit bago patuluyan na makalapit ang mga ito, biglang naglalabasan ang mga tao galing sa loob ng bahay. Naglulundagan pa nga ang mga ito palabas ng pintuan at maging doon sa mga bintana. May nakita silang nagtatalon doon papalabas, kaya naisip agad ng mga ito na maaaring may mali sa mga pangyayaring iyon. Tumakbo na itong si Tata Ingo habang nakasunod naman sa kanya ang dalawang magkakapatid na mga paslit. Hanggang sa nakita ng mga ito ang dalawang
kahuli-hulihang lumabas na may mga sugat ang mga ito sa kanilang mga katawan. Nagsisigaw ang mga ito habang humihingi ng tulong. Isang may katandaan na lalaki at babae. Nakasunod naman sa mga ito ang isang lalaking may hawak na itak na galit na parang nababaliw. Sa pagmumuka pa lamang nito, para na itong sinasaniban ng masamang espiritu. Ang hinahabol pala ng lalaking iyon ay ang kanilang mga magulang. Sinasaniban pala ang isa nilang anak na lalaki, kaya pinagtutulungan nila itong mapatigil sa pagwawala. Ngunit hindi lamang pala iisa ang engkantong gumagala doon sa kanilang bahay, dahil kasunod na sinaniban ay ang isa pang anak na lalaki ng mga ito na lubhang malala. Dahil may kinuha agad itong isang itak at agad silang inatake ng mga pagtaga, namumula at nandidilat ang mga mata ng mga ito na parang hayok na pumatay. Maagap na wika nitong si Tataingo. Ake ko, Abo, tulungan ninyo ang dalawang matanda. Hagilapin mo, Ake ko, ang mga masasamang espiritu at ikaw na ang bahala sa mga ito. Mabilis na kumilos ang dalawang mga paslit. Napakabilis na tumakbo ang mga ito papalapit doon sa natumbang mga matatanda na maraming sugat sa kanilang mga katawan. Pinahinahon naman nitong si Tata Ingo ang iba pang mga tao na nagtatakbuhan, samantalang ang grupo naman nila ni Apo Kaloy ang pinuno sa lugar na iyon. Nagsiatrasan ang mga ito nang makita nila ang dalawang mga lalaki na may dalang mga matatalas na mga itak. Bukod sa may hawak kasi na mga itak ang mga ito, nakakatakot din ang kanilang mga hitsura. Mabilis na tumakbo din itong si Tataingo papunta doon sa loob ng bahay ng mga ito para makita kung may mga tao pa ba ang nandoon sa loob o mayroon na bang mas malalang nabibiktima ang dalawa. Samantalang ang mga tao naman, nagsisigawan ang mga ito nang makitang tumatakbo ang dalawang mga bata papunta doon sa mga naghuhurmintadong mga kalalakihan. Natatakot ng sobra ang mga ito. Baka mapaano pa ang dalawang mga bata na sina Akiko at Abo. Wala namang naglakas loob na pigilan ang mga bata. Baka kasi sila pa ang pagbalingan ng dalawang mga kalalakihan na may hawak na mga itak. Tanging nagagawa ng mga ito ay ang magsigawan na lamang. Ang inaakala nilang mapapahamak ang dalawang mga bata ay napapalitan ito ng pagkabigla. Ito kasing si Abo, sa bilis ng bata, bago pa tuluyan na maundayan ng taga ang dalawang mga matatanda, agad na nahawakan nito ang braso ng isang lalaki at walang ano-anong ibinagsak ito sa lupa habang nakapilipit ang mga kamay. Kinubawan din itong si Abo ang likod ng lalaki para siguradong hindi na ito makagalaw pa. Ngunit kung susumahin, kung gugustuhin ng lalaki na kumawala, maaring kaya nitong magawa. Ngunit nakakagulat na mas malakas pa ang paslit kumpara doon sa lalaki. Punan pa na may nakasanib nitong masamang espiritu. Samantalang ang isa pang lalaki na kapatid ng naitumba nitong si Abo, nakakagulat na biglang napatigil na lamang ito sa paggalaw. Namimilipit ang mukha na parang gusto nitong gumalaw. Ngunit sa hindi na matukoy na kadahilanan, hindi nito maigalaw ang buo nitong katawan. Nabitiwa na din ito ang hawak na itak sa lupa. Matalim ang pagkatitig naman nitong si Akiko doon sa lalaki at wika ng batang paslit habang papalapit. Lumabas ka na sa katawan ng lalaking iyan kung ayaw kitang pahirapan ng sobra. Ngunit nagmamatigas pa rin ang espiritong nakasanib sa katawan ng lalaking iyon. Kaya agad na itinuro nitong si Akiko ang kanyang mga daliri doon sa lalaki na nagiging dahilan para mapasigaw ito ng sobra at malakas. At nakakapangilabot pa ang kakaibang boses na lumabas sa bibig ng lalaki na parang boses ng isang demonyo. Pagkatapos lamang sa pangyayaring iyon, biglang natumba ito sa lupa at nawala ng malay. Pati ang hawak na lalaki nitong si Abo, nawalan din ito ng malay. Sa nasaksihan ng lahat,
Sobrang nawindang ang isipan ng mga ito. Batid nilang hindi mga ordinaryong bata ang kambal. Samantalang itong si Akiko, tinuluyan na niya ang mga masasamang espiritu. Pinatay na niya ang mga ito. Ngunit batid ng batang si Akiko na marami pang mga espiritu ang nasa paligid. Kaya ang ginawa ng bata, nagpakawala ito ng mga usal para hindi makalapit sa mga tao ang mga espiritong iyon. Ngunit batid nitong si Akiko na hindi ganoon kalakas ang kanyang nagawang usal dahil hindi ganoon kadali na mapigilan ang paglapit ng mga masasamang espiritu doon sa mga tao dahil na rin sa sobrang dami ng mga taong nakapalibot sa kanila at nakikiusyuso. Agad na sumunod ang dalawa kay Tata Ingo doon sa loob ng bahay nang makapasok na ang mga bata. Napakatahimik ang kalubluuban ng bahay na iyon. Ngunit ramdam pa rin nila ang kakaibang mga presensya. Panas na wika nitong si Tata Ingo doon sa kambal. Abo, Akiko, nasa paligid pa ang ilan sa mga espiritu. Ngunit mas malalakas ang mga ito. Dahil hindi ko mahagilap ang kanilang kinaroroonan sa ngayon. Kailangan kong makagawa ng mga usal para matuntun natin ang kanilang mga pinagtataguan. At kung makikita na natin ang mga ito, hulihin ninyo agad ang mga espiritu. Nanatiling tahimik at nakikiramdam ang mga bata. Pagkatapos, mabilis na may kinuha naman ng mga pulbo itong si Tata Ingo at isinaboy ang mga ito sa paligid. Kasabay naman ng pagbabanggit ng mga banyagang salita ng matandang ermitanyo. Matapos lamang iyon, agad na namumuti ang bandang gilid ng sala ng bahay at agad na nilang nakita ang tatlong mga masasamang espiritu. Walang inaksayang sandali naman ang dalawang mga batang paslit. Agad nilang sinunggaban ang mga ito. Malalakas man ang mga espiritu, ngunit sa isang pagbabanggit lamang nitong si Akiko ng mga buhay na salita habang nakahawak sa kanyang suot na kwintas, agad na nahuli nila ang mga ito. At mabilis naman na isinilid ang mga ito sa supot na dala nitong si Tata Ingo para ikulong ang mga ito sa mundo ng kawalan. Matapos na magawa nila ang mga ito, agad na nagpapausok ang tatlo ng mga insinso habang naglatag naman ng mga malalakas na mga usal ang mga ito sa buong paligid, pati na rin doon sa labas. Ang ilan naman sa mga taong nandoon, napatulala pa mga ito at hindi makapaniwala pa rin doon sa dalawang mga bata. Wika nitong si Tata Ingo sa grupo nila ni Apo Kaloy. Apo Kaloy, dalhin niyo dito sa loob ng sala ang mga sugatan para magamot agad. Matapos ang panggagamot, tapusin natin ang pagpausok sa mga kabahayan. Sumunod naman agad ang grupo nila ni Apo Kaloy. Binitbit nila ang dalawang mga matandang sugatan at pagdating sa loob, muling nawindang ang isipan ng mga ito nang makitang si Akiko pala ang gagamot doon sa dalawang mga matatandang sugatan. Gusto pa sanang magtanong nitong si Apo Kaloy kay Tata Ingo kung kaya ba ng bata na mapagaling agad ang mga sugatan. Malala kasi ang mga sugat ng dalawang matanda. Kinakailangan talaga ng mga ito nang malapatan ng mga mabisang gamot. Napapangiti lamang itong si Tata Ingo sa mga reaksyon ng mga ito at nahulaan niya ang pagmuka nitong si Apo Kaloy na parang nagtatanong sa kanya. Kaya sinabi nitong si Tata Ingo sa mga ito ang tungkol sa dalawang mga bata. Wikang muli ng matanda. Huwag kayong mag-alala. Malalakas ang kakayahan ng dalawang mga batang ito. Kasama ko na ito sa aking mga lakad at mapagkakatiwalaan ang mga ito sa kabila ng kanilang mga kamusmusan. Magtiwala tayo kay Akiko. Kaya niyang mapagaling ang mga sugat ng dalawang ito. Pagkatapos agad nang sinimulan ng batang si Akiko ang panggagamot gamit ang suot nitong kwintas at ang isang tila, idinampi ito ng bata sa mga sugat ng dalawang matanda. Kitang-kita ng lahat ng mga nakapalibot doon sa mga matatanda na unti-unting nanunuyo ang mga sugat ng mga ito
at nakakaramdam ng ginhawa ang dalawa na labis na ikinamangha ng mga ito. Napadasal na lamang itong si Apo Kaloy sa kanyang nasaksihan at halos hindi makapaniwala ngayon. Napatunayan na ng mga ito na totoo ang sinasabi nitong si Tata Ingo na may mga kakaibang kalakasan at tangan ang dalawang mga bata. Nagpapasalamat ang mga ito kay Tata Ingo, lalo na ang mag-asawang sugatan. Samantalang ang dalawang naghuramintado kanina, dinala ang mga ito doon sa silid ng bahay. Pinagpahinga ang mga ito ni Tata Ingo matapos na makabitan ng mga habak ang kanilang mga katawan. Ang mga habak na iyon may tanga na panguntra laban sa mga espiritu at mga engkanto. Sigurado itong si Tata Ingo na hindi na muling mapasok pa ang mga katawan ng mga ito ng mga kampon ng kadiliman. Matapos na magawa nila iyon ni Tata Ingo, muling umusad ang kanilang grupo doon sa iba pang mga kabahayan. Ngunit nakakaramdam pa rin ang mga ito ng kakaibang mga presensya na batid nitong si Tata Ingo na hindi pa talaga lumisan ang mga engkanto at ang mga masasamang espiritu. Umaaligid lamang ang mga ito sa kanilang lugar. Ngunit batid din itong si Tata Ingo na maaring umaaligid lamang ang mga ito dahil sa kanilang mga inilagay na mga habak at mga pagpapausok ng mga insinso sa buong lugar. Ngunit hindi maaring magpapakampanti itong si Tata Ingo. Batid niyang kakaibang uri ang mga nilalang na umaaligid sa lugar ng Kantoratoy. At maaring naghanap pa lamang ang mga ito ng panibagong paraan para muling makapamiktima at ang mga bagay na iyon ang kinakailangan na mapigilan nila ni Tata Ingo. Pagsapit ng gabi, doon nagpapahinga si Tata Ingo sa bahay nitong si Apo Kaloy. Kasama nitong si Apo Kaloy sa kanyang bahay ang kaisa-isang anak at ang asawa't mga anak nito. Kasalukuyan na naglalaro ang mga bata, kasama naman ang mga apo nitong si Apo Kaloy sa loob ng kanilang bahay. Habang nag-iinuman naman ng tuba si Tata Ingo, Apo Kaloy at ang asawa ng kanyang anak na si Delfina, napag-usapan nila ang mga kaganapan ng lugar nitong mga nakaraang mga araw. Napag-alaman nitong si Tata Ingo na may namatay na pala sa kanilang lugar dahil sa mga hinihinalang mga engkanto. Nakikita na lamang ng mga tao na nakalutang ang bangkay ng kanilang kabaryo doon sa ilog ng kanilang lugar. Wika nitong si Tata Ingo. Heyan din ang aking iniisip, Apo Kaloy. Kakaiba ang mga engkantong ito na maaaring hindi lamang panggugulo ang kanilang pakay dito sa lugar ninyo. Maaaring buhay din ang kanilang pakay. Maaaring gusto din ng mga ito ang mga kaluluwa ng mga taong nandirito. Hindi ako nakakasiguro, ngunit mas nakakabuting mag-iingat na muna tayo sa lahat ng mga pagkakataon habang gumagawa pa kami ng paraan at mga hakbang para mapigilan ang mga ito. Ngunit napatigil ang kanilang usapan nang may mararamdaman itong si Tata Ingo ng mga presensya sa paligid. Kakaibang mga presensya na pakiwari nitong si Tata Ingo, mukhang galing na naman sa mga engkanto. At makalipas lamang ang ilang mga segundo, agad na nasipat nila ang mga nagliliwanag ng mga katawan ng nilalang doon sa gilid ng mga kakahuyan. Sa likuran kasi ng bahay nitong si Apo Kaloy, maraming mga puno ng kahoy ang nandoon. At galing sa kanilang kinaroonan, may mga nakikita ang mga ito na mga nilalang ang parang naglalaro. Agad na napagtanto ng mga ito na hindi normal na mga nilalang ang mga nandoon. Bukod sa nagliliwanag ang katawan ng mga iyon, sa tingin ng mga ito, mga bata ang mga iyon. Agad na wika nitong si Tata Ingo na napapamura na, na nakatitig doon sa mga nilalang. Anak ng titing, mukhang ang aga naman yata ng pagpapakita ng mga ito. Batid kong alam na ng mga nilalang na ito kung sino ang kanilang tunay na mga kalaban. Kaya nandito ang mga iyan. Hinahamon ako ng mga engkantong ito. Pagkatapos agad na sumipol itong si Tata Ingo, paraan iyon ng matanda para kunin ang atensyon
ng kanyang mga apo na sina Abo at Akiko na sa mga pagkakataon na iyon naglalaro sa loob ng bahay nila ni Apo Kaloy. Nang marinig naman iyon ng dalawang mga batang paslit, agad na tumakbo ang mga ito papalabas ng bahay. Nang tuluyan ng makalabas na ang mga ito, agad na itinuro nitong si Tata Ingo ang direksyon ng mga bata doon sa gilid ng kakahuyan. Nakita na din nila ni Abo at Akiko ang mga batang iyon. Muling wika naman nitong si Tata Ingo kay Apo Kaloy at sa isa nilang kasama. Mas nakakabuting pumasok na kayo sa loob ng bahay, Kaloy, Delphine. Magtago muna kayo doon sa loob at kami na ang bahala sa mga ito. Dahil sa nakakaramdam na din ng takot ang dalawa, nagmamadaling pumasok ng bahay sina Apo Kaloy, samantalang itong si Tata Ingo tuluyan na itong tumayo at sininyasan ang dalawang mga batang paslit na sumunod sa kanya. Habang naglalakad itong si Tata Ingo, panay din ang pag-usal nito ng mga orasyon. Ikinarga na nitong si Tata Ingo ang kanyang mga usal at kargado na ito sa mga bakod. Ngayon niya napagtanto na malalakas talaga ang mga engkanto na mas higit pa sa kanyang inaasahan. Limang mga batang paslit ang nakikita nitong si Tata Ingo. Ngunit batid niyang bukod sa limang mga batang iyon, mayroon pang mga kasamahan ang mga ito na maaaring nagtatago lamang sa buong paligid. Habang papalapit ang ermitanyo, mas nararamdaman niya ang kakaibang lakas ng presensya ng mga iyon. Samantalang ang mga bata naman na sina Abo at Akiko, nakikiramdam na din ang mga ito at nakahanda na sa maaaring mangyayari kung sakali. Nang tuluyan ng makalapit sina Tata Ingo, napansin niyang napatigil sa paglalaro ang mga bata at nawala na ang pagliliwanag ng kanilang mga katawan. Napalingon ang mga ito sa kanila na masisipat agad ang kakaibang talim ng kanilang mga titig. Wika agad nitong si Tata Ingo doon sa mga ito. Bakit ko kung bakit kayo nandito? Huwag niyo akong hamunin dahil hindi ako magdadalawang isip na patayin kayong lahat. Itigil na ninyo ang panggugulo dito sa mga tao dito sa lugar ng Kanturatoy. Bibigyan ko pa kayo ng pagkakataon. Ngunit mas bumalasik pa ang hitsura ng limang mga bata at bigla-bigla na lamang na may lumabas na isang matandang ugod-ugod galing sa likod ng malaking puno ng kahoy. Ugod-ugod man ito, ngunit biglang bumilis ang kilos nito na sa loob lamang ng ilang mga segundo, agad nang nakalapit na ito kay Tata Ingo at walang sabi-sabing sinakal ang matanda. May mga bulutong ang muka ng matandang hukluban at kulubot ang balat nito sa kamay at mga paa. Napakasangsang din ng baho nito na hindi nila mawari. Nagmumura na ang matandang hukluban habang sakal-sakal itong si Tata Ingo. Tanging naintindihan lamang nila ang panghuling sinabi nito sa kanila. Pakialimiro ka matandang imitanyo. Dahil sa ginawa ninyong ito, buhay ninyo ang magiging kapalit. Ngunit biglang nalusaw ang katawan ni Tata Ingo na hawak-hawak ng matandang hukluban ang liig. Ibig sabihin lamang, isang usal na linlang ang ginawa ni Tata Ingo. Nagawa na ito ng matandang ermitanyo bago pa siya tuluyan na mahawakan at masakal ng matandang hukluban. Agad na lumabas itong si Tata Ingo sa likod ng puno ng kahoy at mabilis na nagpakawala ng mga pag-atake doon sa matanda. Ngunit singbilis naman ang kidlat na napapatras ito at naiwasan ang ginawang mga pag-atake nitong si Tata Ingo. Nakita nilang biglang bumalasik ang mga mukha ng limang mga bata at dahan-dahan na lumalapit ang mga ito sa kanilang kinaroroonan. At habang lumalapit ang mga ito, unti-unting tumataas din at humahaba ang dila ng limang mga bata. Mabilis naman na humanda sina Akiko at Abo. Ngunit mabilis na pinaalalahanan sila ng matandang ermitanyo, wika nito sa kambal. Huwag kayong magpadalos-dalos.
pag-aralan muna natin ang mga ito at matyagan ninyo ang buong paligid. Natitiyak kong may mga kasamahan pa ang mga ito na nagtatago lamang. Batid na din ang mga iyon nila ni Abu at Akiko. Batid ng dalawang mga paslit na mayroon pang ibang mga inkanto ang nagtatago lamang sa paligid, at inabangan na ito ng dalawa kung lumabas man at magpapakita sa kanila. Agad na pumalahaw naman ang matandang hukluban habang bumuka-buka ang bibig nito. Samantalang ang mga bata, biglang umigpaw na ang mga ito sa ire at humaba na ng tulo ang kanilang mga dila. Agad na sinubukan sila ng mga ito na mapuluputan ng mga dila ng mga ito ang kanilang mga katawan. Ngunit nang mag-uusal na itong si Akiko, biglang nag-iba ang direksyon ng kanilang mga dila. Tumama ang mga ito sa kanilang mga sariling katawan na labis na ikinagulat ng mga inkanto. Mabilis na kumilos ang matandang hukluban nang makita ang mga iyon. Batid nitong mayroon ding kalakasan ang mga tangan ng dalawang mga batang paslit na kasama ng ermitanyo. Biglang nawala ang matanda sa kanyang kinatatayuan, at pagkatapos dumaan na ito sa ilalim ng lupa. Nakikita kasi nilang nababali ang mga damong dinadaanan ng matanda. Kahit na nasa ilalim pa ito ng lupa, napakabilis din ng pag-usad nito papunta doon sa mga bata. Kaya mabilis na kumilos at gumawa ng paraan itong si Tataingo. Agad itong umindak sa lupa ng tatlong beses kasabay ng mga pagbabanggit ng mga banyagang salita. Matapos lamang iyon, agad nang nakakarinig sila ng pagsabog, at ang nilalang pa na nasa ilalim ng lupa, nagsisigaw na ito habang mabilis na lumabas sa ilalim ng lupa na parang nakakaramdam ng sobrang init na umabot na sa puntong parang masusunog na ang kanyang katawan. Habang biglang umatake na din itong si Abo ng ubod ng bilis, pinagsasapak ng maliit na bata ang dalawang mga batang inkanto. Dalawa agad sa mga ito ang natumba, at agad na bali-bali ang mga katawan ng mga ito. Nakita din nilang umuusok agad ang katawan ng mga ito at naaagnas. Samantalang itong si Akiko, biglang nawala din ang bata sa kanyang kinatatayuan, at agad nang umatake ito doon sa mga nilalang ng ubod ng bilis. At ang nakakagulat pa, agad na nakopya nitong si Akiko ang itsura ng mga batang inkanto. Agad na humaba din ang dila nito na ipinapulupot doon sa liig ng isang inkanto, at pagkatapos buong lakas na hinila ito paikot na nagiging dahilan para maputol ang liig nito na tumalsik ito papunta doon sa damuhan. Matapos lamang iyon, agad na dinamba nito ang isa pang inkanto at kinubawa na ito galing sa likuran, at pinugutan din ito ng ulo nitong si Akiko na sa mga pagkakataon na iyon kahalintulad na ang anyo doon sa mga inkanto. Maagap naman na gumawa ng mga malalakas na usal ang matandang hukluban. Agad na nagbago ang anyo ng mga ito sa pagiging ibon at nagmamadaling umalis doon sa lugar. Nais pa sana nitong si Abo na sundan ang mga iyon, ngunit pinigilan na ito nitong si Tataingo. Huwag na, Abo. Mukhang may mga kasamahan pa ang mga ito, at maaring patibong ang kanilang ginawa. Tara na, bumalik na tayo doon sa bahay nila ni Apo Kaloy. Ngunit panatalihin lamang ninyo na nakataas ang ating mga dipinsa. Ilang sandali, naglalakad na ang mga ito pabalik doon sa bahay ng pinuno ng lugar, hanggang sa tuluyan ng naglaho na sa kanilang pakiramdam ang presensya ng mga inkantong iyon. Ngayon, nabawasan na nila ang bilang ng mga ito. Ngunit batid nilang hindi pa iyon ang una at huli na makakaharap nila ang mga inkanto. Sa ngayon, mas nakakabuti pa ang nangyayari dahil batid nitong si Tataingo na nakatuon na sa kanila ang atensyon ng mga ito. Walang madadamay na mga inosinteng tao. Gayon pa man,
kailangan pa rin naman manan ang bawat galaw ng mga engkantong ito. Pagdating nila doon sa bahay, pinapapasok na ng matandang ermitanyo ang dalawang mga batang paslit doon sa loob. Nagpasya kasi ang matanda na doon na ito sa labas magpapahinga. Mayroon kasing higaan na lantay sa tapat ng bahay nila ni Apo Kaloy at doon na ito natutulog. Ginawa iyon ng ermitanyo para mabantayan pa rin ang buong paligid. Kinabukasan, kinausap ni Tata Ingo itong si Apo Kaloy na subukan nilang pasukin ang kakahuyan na nasa tapat lamang ng kanilang bahay baka sakaling makakita ang mga ito ng platandaan tungkol sa mga engkanto. Sinang-ayon na naman ito ni Apo Kaloy, batay na din kasi sa sinasabi nitong si Tata Ingo sa nagdaang gabi na doon biglang nawala ang mga engkantong nakakalaban nila. Baka nasa gubat lamang ang tinitirhan ng mga ito. Matapos ang kanilang agahan, umalis na ang kanilang grupo. Kasama ni Tata Ingo ang dalawang mga batang paslit, itong si Apo Kaloy at ang dalawang mga tanod. Ang gagawin nila, subukan lamang na halughugin ang kakahuyan. Ngunit kapag makakaharap na nila ang mga engkanto, mahigpit ang bili nitong si Tata Ingo na lumayo agad sina Apo Kaloy at huwag nang makialam. Sila lamang ang haharap doon sa mga engkanto. Lumipas ang ilang mga minuto, papasok na sila doon sa kakahuyan. Sa unang mga minuto, walang mga nararamdaman na kakaiba ang kanilang grupo. Ginalugad nila ang mga kakahuyan hanggang sa mapadako ang mga ito doon sa unahan. Liblib na ang bahaging iyon at kalabisan na lamang ang mga taong nagagala doon dahil na rin sa takot sa mga mababangis na mga hayop. Pangalawang bisis pa lamang ngayon na napunta itong si Apo Kaloy sa pusod ng gubat na iyon. Dito na nakakaramdam itong si Tata Ingo ng kakaibang mga pangitain at mga presensya. Ngunit hindi pa sigurado itong si Tata Ingo kung ang mga presensyang iyon galing ba sa mga presensyang nakakalaban nila kagabi. Nag-usal ng mga orasyon si Tata Ingo, ngunit nabaling ang kanilang atensyon nang may natanggap na tawag itong si Apo Kaloy galing sa kanyang mga tanod doon sa sentro ng kanilang lugar. Ayon nito na may mga sinasaniba na naman at ang masahol pa tulad ng dalawang mga lalaki naghurumentado din ang mga ito. At bawat makikitang mga tao ng mga nasasaniban, pinagtataga ang mga ito. Bukod pa sa tatlong mga lalaki, mayroon pang mga bata ang nasasaniban at pinagtutulungan ang mga ito na mapigilan. Napamura itong si Tata Ingo sa kanyang narinig. Sa tingin kasi niya, mukhang nasalisihan sila ng mga ito at mukhang ginagawa ito ng mga engkanto para gawing pain ang mga pangyayaring ito para sa kanila. Agad na utos nitong si Tata Ingo na bumalik na agad ang mga ito doon sa sentro. Nagmamadali ang kanilang mga kilos hanggang sa lumipas pa ang ilang mga minuto, tuluyan na silang nakarating doon sa sentro ng lugar. Naabutan nilang nagkakagulo ang mga ito at agad din nilang nakita na marami pa ang mga sugatan. Ngunit mahinahon pa rin itong si Tata Ingo. Batid niyang patibong lamang ang lahat ng mga ito at ang mga kalaban ng mga engkanto, maaaring nag-aabang lamang ang mga ito ng magandang pagkakataon para maka-atake sa kanila ng palihim. Agad na inutusan itong si Tata Ingo ang dalawang mga bata na sina Abu at Akiko na makiramdam sa buong paligid. Agad na inutusan itong si Tata Ingo ang grupo nila ni Apo Kaloy na tulungan ang mga nasusugatan. Mabilis na tinawag naman nitong si Apo Kaloy ang kanyang mga tauhan para tulungan ang mga sugatan. Ngunit may napansin agad itong si Tata Ingo doon sa isa sa mga tauhan nitong si Apo Kaloy. Kakaiba kasi ang mga kilos nito na parang may mali. Hanggang sa napansin na din nitong si Tata Ingo na may nakasanib doon sa lalaking iyon. Agad na inutusan nito ang apo na si Abo na sundan ang mga iyon at agad na hulihin ang nakasanib doon sa tauhan nitong si Apo Kaloy. Mabilis naman at tumalima ang batang paslit, samantalang
Ang dalawa agad na umibis ang mga ito. Agad nilang hinahagilap ang maaring kinaroroonan pa ng mga nilalang at agad din na inutusan ng matanda ang apong si Akiko na pigilan ang mga naghuramintadong mga kalalakihan. Mabilis din na kumilos ang batang paslit, ngunit itong si Tataingho. Nagbato na ito at naglatag ng mga usal para subukan na hagilapin sa buong paligid ang maaring kinaroroonan ng tunay na mga kalaban. Hinahanap niya ang presensya ng mga nakakalaban nila kagabi. Hinala kasi nitong si Tataingho na ang matandang hukluban na nakakaharap niya kagabi maaring ang pinuno ng mga engkanto. Ang mga engkantong ito din ang nag-utos sa mga masasamang espiritu para saniban ang mga tao at maghasik ng lagim. Samantalang ang mga engkanto naman ang tuluyan na magdala ng mga kaluluwa ng mga ito papunta sa kanilang mundo. Nang gagalaiti ng itong si Tataingho sa ginawa ng mga engkanto na dinadamay ang mga walang kamuang-muang na mga tao. Samantalang itong si Akiko agad na hinabol ang tatlong mga kalalakihan na may hawak na mga itak. Pilit kasing pinapasok ng mga ito ang mga kabayan. Sa takot kasi ng mga taong nandoon, agad na nagtatakbuhan ang mga ito papunta sa kanilang mga kabayan at nagsaradong mabuti para hindi mabutan ng mga nasasaniban. Ngunit pinilit pa rin ang mga ito na mabuksan ang mga pintuan. Naabutan itong si Akiko ang isa at agad na sinabi ng batang paslit doon sa espiritong nakasanib na lumabas na ito sa katawan ng lalaki at lubayan. Uwi ka ng batang paslit. Hindi ako magdadalawang isip na patayin ka kapag makipagtigasan ka ng ulo. Ngunit lumingon lamang sa kanya ang lalaki habang namumula na ang mga mata nito at naglalaway ang bibig. Napakataling kong tumitig ito na waring nakahanda laging umatake. Walang nagawa na itong si Akiko. Batid niyang hindi madadaan sa pakiusap ang mga nilalang na ito. Mabilis na kumilos na ang batang paslit. Agad na lumapit na ito habang nakataas ang isang kamay at nagbabanggit ng mga banyagang salita. Agad naman na namimilipit sa sakit ang lalaki at nabitiwan nito ang hawak na itak. Napaupo ito doon sa hagdanan ng isang bahay habang nangingisay. Ngunit batin itong si Akiko na nilalabanan nito ang kanyang kakayahan. Kaya mas diniinan pa ng bata ang pagsasagawa ng mga panggapos ng mga usal na sanhi ng sobrang pangingisay ng lalaking iyon. Habang nagpakawala ito ng kakaibang mga pagngasab at pagsigaw na ang boses parang nasa ilalim ng lupa hanggang sa tuluyan ng umalis na ang katawan ng masamang espiritu. At pagkatapos, mabilis na ibinato ng batang paslit ang kanyang mga pangkitil na usal na nagiging dahilan para tuluyan ng mamatay ang nilalang. Matapos iyon, mabilis na dinampian ng bata ang noon ng lalaki at kinargahan niya ito ng mga malalakas na harang para hindi na muling mapasok pa ang katawan ng lalaking iyon. Matapos lamang iyon, mabilis na muling tumakbo ang batang si Akiko para puntahan na naman ang isa pang lalaki na sinubukan din na mabuksan ang isang bahay doon sa unahan. Ngunit bago pa makalapit itong si Akiko, biglang humarang sa kanya ang tatlong batang sinaniban ng mga masasamang espiritu. Habang ang ilan sa mga ito sumubok na mapigilan ang mga bata, ang mga taong ito ay ang kanilang mga pamilya. Hinarang ang mga ito ng dalawang lalaking may hawak na mga matatalas na mga itak. Kaya walang nagagawa ang mga ito kundi ang mapapasigaw na lamang at mag-iyakan. Nabati din agad nitong si Akiko na ang tatlong mga bata hindi tunay na mga katawan ng mga nasasaniban. Mabuti at agad na nakita ni Akiko ang mga bagay na iyon at batid niyang maaring itinago ng mga engkanto ang tunay na mga katawan ng mga bata. Nakangisi ang tatlong mga paslit habang papalapit sa kanya. Sabi ng isa pang bata kay Akiko, "Sige, subukan mo kaming saktan at ikaw ang sisisihin ng mga magulang ng mga batang ito."
Walang pagkatinag na sagot naman nitong si Akiko. Wala akong pakialam sa kanilang sasabihin. Ang mahalaga, mapatay ko kayong lahat. Sa kabilang banda naman, habang tinulungan ng grupo nila ni Apo Kaloy ang lahat ng mga nasusugatan ng mga paghurumentado ng mga kalalakihan na iyon, biglang hinugot ng isang tauhan nitong si Apo Kaloy ang nakasuksok nitong itak sa kanyang tagiliran. Namumula at nanlilisik agad ang mga mata ng lalaki na iyon at agad na inundayan ng taga itong si Apo Kaloy. Ngunit bago pa ito tuluyan na matamaan ng pagtaga, agad na naharang na ito ni Abo at agad na ibinagsak ito ng bata sa lupa. Gulat na gulat ang mga taong kasama ng mga ito sa mga pangyayaring iyon. Habang hawak-hawak kasi nitong si Abo ang lalaking iyon, nakita ng mga ito na namumula ang mga mata ng lalaki at nanlilisik ang mga mata na ibig sabihin lamang may nakasapi din ito na masamang espiritu. Ngunit sa pagkakahawak ng bata, hinding-hindi iyon makakawala. Takot na takot ang grupo nila ni Apo Kaloy sa mga kaganapan na iyon. Dahil kung nagkataon na wala itong si Abo, maaaring katapusan na ng buhay ni Apo Kaloy. Wala silang kaalam-alam kanina na alam na nitong si Tata Ingo ang tungkol sa lalaking iyon at inutusan nito si Abo na sundan ang mga ito para hulihin ang nilalang. May binabanggit na mga banyagang salita itong si Abo na nagiging dahilan para lalong mangingisay ang lalaki hanggang sa bumubula na ang bibig nito bago ito tuluyan na nawala ng malay. Tuluyan naman na nahuli nitong si Abo ang masamang espiritu at napatay ng bata. Lubos-lubos naman na nagpapasalamat itong si Apo Kaloy sa batang paslit. Sa kinaroroonan naman itong si Akiko, walang pagdadalawang isip at awa na umatake ito doon sa mga bata. Ngunit ang tunay na pakay ng batang paslit ay ang dalawang natitirang mga naghurumintadong kalalakihan ng tatlong mga bata na gusto sanang lapitan ang kanilang mga anak. Sa tingin kasi nitong si Akiko, mas mapanganib ang dalawang iyon kumpara sa tatlong mga paslit. Thank you.